Hello, Kamitsu. So, magandang gabi sa inyo, mga Kamitsu. So, go live tayo. Singit ko lang to, Kamitsu, kasi napaka-importante nito. Kaya kung bago ka lang, mag-subscribe po kayo. At kung luma na kayo, mag-stay lang kayo dahil meron lang akong i-discuss. So, sa ngayon, syempre, kailangan muna nating mag-ginger. Siyempre, ano tayo eh. Mahirap ang panahon ngayon. Nandiyan dyan si corned beef. So, gusto ko lang i-topic to kasi bakit nagtatanong sila. Paano ba to? Dapat pa, native device. Hindi, dapat ganyan. In regarding sa kasa. So, mga Kamitsu, bakit, ano ba ang kahalagahan ng kasa? So, yun po yung gusto kong i-discuss sa inyo, kung anong kahalagahan. So, tanggapin na natin guys na pagdating sa kasa o yung authorized service center, mga Kamitsu, talaga naman pong high, dahil una-una, meron tayong binabayaran. Meron silang authority kasi, no? Pakialaman yung mga sasakyan natin dahil unang-una sila ang may gawa, sila ang tinrain, so mataas yung profile nila, ibig sabihin. So kung isipin nyo, lagi tayong ano, tagal dyan, tagal, kasi binubusisin nila dahil once na may mangyari hindi maganda dyan, sila po ang sisihin. Ang kagandaan, may masisisi kayo, yun talaga eh. So ngayon, ang pag-usapan natin dyan is yung servicing time. So, tanggapin na natin yun dahil bubusisihin talaga nila. And then, yung warranty. So, syempre, kailangan nating alagaan yun. So, unang-una, number one dyan, magtatanong sila minsan sa akin, saan ba magandang ano, magpagawa ng ganyan o magpa-PMS? Unang-una, basic lang mga Kamitsu. Kung kayo ay mayroong iPhone, siyempre, pag nasira yan or binili nyo, madalas sa atin, cellphone nga lang eh, iPhone, pupunta tayo ng Apple Store o yung Apple Service Center. Kasi alam natin genuine yung parts. So, isa yan sa gusto kong italakay. So, mas mainam talaga na sa mayroong authority kesa sa wala. So, hindi ko sinasabi yan na sa ibang mga kasa, yung mga ibang service, ano lang, na pagawaan eh, may karapatan din sila dahil unang-una, mga gumaduate naman yan. Mga mechanical engineer pa nga yung iba dyan. So, may malaki rin na experience sila. So, ang advantage ng kasa, dahil meron siyang ano, meron silang training. So, monthly yan or kung ano man yan, tinitrain sila. So, kung the more na meron silang mga nare-receive or nangyayaring sakuna or bagong sira, at least napag-aaralan. So, meron niyang mga tipo, mga seminars, kanya, kumpleto po yan. So, pinadadala yan sa planta kung saan yung iba atang balita ko, diretso pa tayo ng Tokyo eh. Ganun po yan mga Kamitsu. So, pangalawa is genuine parts. Alam naman natin, may mga ano na tayo dyan eh. Machine shop, di ba? Nakukopya nga. Kunwari, kailangan ng ganitong parts. Kukopyay nila ngayon yan. Pero ang tanong doon, kopya nga, pero yung bakal mismo o yung component mismo, eh hindi naman talaga Mitsubishi ang naglabas. So, yun, sigurado ako na genuine parts po ang maibibigay sa inyo. Then, pangalawa dyan is yung, syempre yung quality ng work. So, uhusayan talaga nila yan. Kasi, pag pinasok nyo yung sasakyan nyo sa service center, bubusisihin nila yan. Mayroon silang checklist. Even yung gulong, pagka nakita nyo, pansinin nyo, pagka nilabas nyo na yung sasakyan, unang una, kinakarwash nila yan, nililinis nila yan. Pangalawa, mismo yung mga tornilyo, kahit di nyo nireklamo yan, automatic, kinihigpitan nila yan. Chine-check nila kasi, anytime pag lumabas kayo, cargo pa rin nila eh. Kasi yung huli pinunta nyo.
So, sa ibaba nagagawa yan. Punta ka ng talya, nagagawa yan. So, hindi ko sinasabi yan. Ha? Guys, tandaan nyo yung sinasabi ko. Isa lang akong agent, pero napagtanungan ko ito sa mga service advisor namin. Pero mas maganda kung sila talaga ang magsabi. So, pwede kayong magbumisita sa service center at magtanong ng concern ninyo dahil sila po ang may authority. So, ngayon ginagawa ko lang to dahil meron ako mga in-interview. So, inire-relay ko lang sa inyo. Then, of course, yung warranty. So, alam naman natin ang warranty niyan. Bukod sa may insurance kayo, meron niyang first 100,000 kilometer or 3 years. So, whichever comes first. So, sino mauna, mga Kamitsu? Siyempre, nasa pagbabiyahe niyo rin yan. So, kailangan niyo i-maintain yung sa kasa, yung PMS ninyo. Kasi unang-una, libre naman po yung labor. So, tipid na yun. Isipin nyo, pagtapos na yung 20,000 kilometer, madagdagdag na yan yung labor ninyo. So, pero, suggestion ko, kung natapos na yung PMS nyo, tapos wala ka pang 3 years, at wala ka pa sa, or wala ka pa sa 100,000 kilometer, mas mainan po sa service center pa rin po kayo magpagawa. Kasi yung po tapot ang karapat dapat. So, huwag kayong mag-miss. Alam niyo bakit hindi okay ng scenario? Let's say, pangatlong PMS ko na, complete. Then may nakita ron yung compressor ng aircon ninyo. Nagkaroon ng problema, additional ng problema. May mga pagkakataon, possibility na pag tinanong nyo, magkano yan? Ganyan. Maililibre. No? Hindi ko sinasabing libre agad. Ha? Siyempre, nasa checking pa rin ng service center o ng advisor yon. Pero ang iniisip ko dyan, merong chance na mailibre pa. Kasi unang-una, na-maintain mo eh. Di ba? So, step by step yan. So mas mainam wala. Huwag ko kayo mag-miss, mga Kamitsu. Yun lang po yan. Then yung susunod dyan, once na bumisita kayo sa service center, make it sure na sabihin nyo lahat, no? I-complain nyo lahat kung ano yung nararanasan yung sasakyan ninyo para magawa ng ma-explain ng advisor kung ano nangyari or ma-check man lang. Kasi ang kailangan naman natin dyan is yung communication eh, Kamitsu. Yun po ang importante. And then, susunod. Ang mahal kasi, sasabi nila. First 1,000 lang ako. Kailangan, ano na, synthetic oil na. Kasi Kamitsu, sasakyan nyo naman po yun. Hindi naman nila sasakyan. So, kung nag-advise sila na kailangan synthetic, alam nyo kung bakit, Kamitsu? Kasi ako, yung sasakyan ko, sinintetic ko eh sa first 1,000 kilometer ko. Kasi naisip ko, kasi unang-una, ang sasakyan, ginawa yan, let's say, sa Japan. Hindi naman pagkatapos ng gawa, okay, finish, dala, Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, dala, sa planta. Pagdating sa planta, may kukuha na, bilis. Ang bilis, sabihin natin 5 days na release agad. Pero, mga Kamitsu, may holding process po yan. Nagawa siya. Ito yung bilang niyan. Sabihin natin na, hindi ko lang alam, 100 units ng ganitong variant nagawa na. Tsaka yan ilalagay sa isang pwesto. After ng pwesto niya, siyempre documentation niya, kung ano man niya, kung anong rules sa Japan. Tadali ngayon yan sa, sasakay ngayon sa ano, barko. Pagdating ng barko, naka-hold ulit yan. Pagdating sa dito sa Pilipinas, let's say sa custom or kung saan man nila dinadala yan, i-hold ulit siya kasi documentation na naman, check-in na naman po yan. Guys, ang oil po hindi ho yan ini-stack. Kailangan ho yan umiinit. Ibig sabihin, kailangan po yan umaandar. So kung na-stack yan ng ganyan, mas mainam na synthetic po ang ipalagay ninyo. Hindi yung mineral oil lang. Kasi titipid ako eh. Hindi po ganun ang amitsyo. Kasi wag ko kayo magtipid kasi sasakyan nyo rin po yan. Kayo ang nakasakay dyan. Hindi ko kami. Kung ano man ang mangyari dyan. At the end of the day, kayo po ang nakasakay. Hindi po kami. So, protektahan natin din yung mga sarili natin, mga amitsyo.
So yun lang guys, ang gusto kong inform sa inyo. And then of course natanggap pa rin ako ng in-house financing. So diniscuss ko, nandyan yung sa baba ng video na to, or yung bago ko ginawa tong video na to, meron yung pinakahuli. So diniscuss ko dyan kung paano yung in-house financing, kung paano mag-apply. So ganun na lang mga kamitsu. Basta i-update kayo kung bago ka lang, mag-subscribe po kayo. At kung luma naman kayo, mag-stay lang kayo mga kamitsu, dahil marami po akong i-share sa inyo about sa Mitsubishi. And of course yung lifestyle na rin and reaction. Kung meron kayong gustong ipareact, or meron kayong gustong unit ng Mitsubishi na available today na pwede kong ulitin yung pag-demo, o meron kayong gustong certain dun sa features ng sasakyan na gusto nyo talagang i-clarify or talagang i-confirm kung totoo, at kung paano, is suggest nyo na lang dyan sa ano, sa baba. So tsaka ito na ano eh, lagyan ko ng kape. Ito Ludis brood salabat. Ludis yan. Sarap mga kamitsu. May juice pa nga yan eh. Sabay yung juice. Ayun. Kaunti na. Salabat juice. Sarap yan mga kamitsu. Para alam niyo kasi ang COVID dito nagmumula. Diyan nag-stop. So kailangan mawala. Malas. So ngayon nag-live ako para sabihin lang po yun. Then regarding sa price list, kung gusto niyo ulitin ko, pwede ka mang ulitin. Okay. Mabilisan na. So ang G4, GLX MT, 518,000. GLX CVT, 563,000. G4 GLX CVT, 729,000. So ayun po yung Mirage natin na G4. Then ang expander natin na manual, 859,000. And then yung GLX Class 80, 930,000. Yung GLS 80, 975,000 na lang mga kamitsu. And then yung Cross 80 natin, 1,140,000. So available yan sa cash or bank PO. Basta pagka cash and bank PO, may additional na 1,691 for TPL. So Montero, GLX manual, 1,268,000. GLS 80, 552,000. Then GT na two-wheel drive, 1,781,000. Then yung GT na four-wheel drive, 2,160,000. So pagdating sa Estrada, ang GLX manual natin plus GLX plus manual is 995,000. GLS manual, 1,046,000. Then GLS 80, 1,118,000. Then GLS 44 na manual, 1,267,000. Then ang GT na 4x4 80, 1,505,000. Then yung Athlete na two-wheel drive, 1,303,000. Then yung Athlete na four-wheel drive, 80, 1,615,000. Then yung L300 natin, from 998,000. So kung discounted, less natin, 872,000 na lang. So pagdating sa utility na L300, ang TPL niyan is 1,832,000. So ganun lang. So kung paano mag-apply, iwasan na muna natin munang pumunta sa mga showroom kasi may social distancing din tayo. So mahirap na magkasakit. So pwede kayo through online. So inilagay ko na lang dyan sa description sa baba kung ano-ano yung mga kailangan ninyo. Yung mga link, personal FB ko, yung for inquiries. So pag kinlik nyo yan, malalaman nyo yung step by step kung paano. So basta i-open nyo lang yung line ninyo, tatawagan ko kayo. So ganoon na lang kamitsu. Kung bago ka lang, mag-subscribe po kayo. At kung luma naman kayo, mag-subscribe kayo kamitsu. Bye-bye.